it's your girl Zariel and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, it's my Vlogmas Day 3 at ang video na ito ngayon ay isang sit-down video. As you can see, it's supposed to be a school vlog but since wala kaming pasok dahil sa bagyo and keep safe everyone, nag-decide ako na gumawa lang ng video about my YouTube story, and since matagal na lang din man ako naging YouTube, hindi lang ako naging active. And yun, wala lang, I just want to share with you guys my story kung bakit ako nag-start ng YouTube, and I prepare some questions na sasagutin ko. Ito yung magiging flow ng pag-uusapan natin. And sorry, my hair is a bit messy. At ang daldal ko na naman. So, yun na nga guys. Unang tanong, kailan ako nag-start ng aking YouTube channel? Well, I started my YouTube channel way back October 2016. So, ayun, matagal-tagal na din. And, yun, habang unang video ko na in-upload doon is my channel trailer, which is nandito pa din siya sa pinakababa. Scroll lang kayo dyan. And, yun, so, ang gamit ko pang camera nun ay yung Sony na CyberShots na hindi na-flip yung screen. So, yung sa mga videos ko nun, hindi ko nakikita yung sarili ko kung paano kung dun sa video kasi hindi talaga na-flip yung screen niya kasi digicam lang yun. Written ako, nagkaroon ako ng phone at yan ang ginagamit kong phone vlog ngayon. Tapos, this year, pinag-ipunan ko yung camera. So, hopefully, yan, magkaroon na tayo ng camera soon. And sa editor naman, ang gamit kong editor dati sa phone. May ginabasa sa phone, iMovie. Pero nung na-discover ko yung Filmora na yung ginamit ko. And sobrang dali yung gamitin ng Filmora. As in, pwedeng-pwede siya sa mga beginners and sa mga nag-start pa lang sa editing. Next question, why did I start a YouTube channel? Well, nag-start ako ng YouTube channel dahil mahilig akong mag-video-video ganyan. Salita sa harap ng camera and yun, so kasi gusto ko natin maging artista. yun talaga yun, gusto ko maging artista dati but hindi naman ata para tayo talaga kasi hindi naman ako artista. Ayun, gusto ko talaga mag-artista as in childhood dream ko yung mag-artista but hindi eh, estudyante. Behind the camera talaga yung bet ko na ano, habang lumalaki ako, yung bata lang ko gusto yung artista. Yun. Tapos, dahil din naman sa kadaldalan ko, kaya ako nag-start ng YouTube channel kasi wala, ang hilig-hilig ko din kasi mag-video ng yung video ko sa YouTube channel kasi wala ko sa harap ng camera. At dati din, pag mga may school, ano kami, school works kami na kailangan i-video at i-edit, ako yung nagiging cameraman at nag-edit ng mga videos na hanggang ngayon din naman nakapapakinabangan ko. Kasi yun, nag-edit ako ng mga videos ng mga friends ko. Yun. Tapos, nag-start din. Kaya din ako nag-start ng YouTube channel kasi influence din ng mga friends ko. May mga friends kasi ako na YouTubers tapos yun, naaya nila ako na mag-start ng aking sarili YouTube channel. Tapos hanggang sa nagka-interest na din ako and sobrang saya ng feeling pag ano, nag-video ako kasi ito yung parang nagiging ano, stress reliever ko. So, ayun. And, isa pa, nag-start, ang daming nasunod. Nag-start din ako dahil sa mga YouTubers na pinapanood ko kasi gusto ko din maging kagaya nila someday. Like, That's Bella, ACTV, Loreen Uy, About Rap. Sila yung talagang mga favorite
YouTubers ko. Next question is related din dun sa sinabi ko kanina. Who are my inspiration dito sa YouTube? Well, unang-una, siya talaga yung parang pinaka gusto kong YouTuber and pinaka unang nakilala ko na YouTuber is si Bella. Fan niya ako way back 2016 and yun, sobra akong parang na-encourage na magawa ng YouTube channel dahil sa kanya. And next naman, sa pagme-makeup, si About Raf. So, walang galing niya mag-makeup and yun, siya yung isa sa pinaka-favorite kong beauty guru. Pagdating naman sa fashion, si Ate Lorraine Uy. Sobrang love na love na love na love ko siya kasi girl crush ko si Ate Liz. So, si Ate Lorraine, siya din yung fashion influencer ko, ganun. Basta pag mga OOTDs talaga kay Ate Lorraine ako na natingin sa mga feeds niya kasi siya talaga yung ultimate peg ko pagdating sa fashion. Sa vlogging naman and sa cinematography, si ACTV kasi ang gaganda ng mga vlogs niya, ang gaganda ng mga kuha. And sobra ko din ina-admire yung mga editing skills niya. Kasi ang galing talaga ng pag-edit niya and ang galing din niya kumuha ng mga montage. And yun, sobra akong fan niya din. And sana ma-meet ko na sila lahat. So ayun, bilang isang nagsisimulang vlogger, may mga naranasan din ako struggles. And unang-una is yung pag-iisip ng content na i-upload mo. Kasi, syempre, kailangan mo mag-isip ng marami. Kailangan mo maging creative sa mga content mo and sa mga i-upload mo para mas madami yung manood sa'yo. And yun, sobra akong na-stress pag nag-iisip ng content kasi minsan, may time kasi na lumalabas yung mga creativity keme ko. But may time kasi na siguro dahil din sa stress and sa dami-dami ng mga ginagawa din, nadidrain yung utak ko. Walang nalabas na creativity minsan. Kaya, ayun, nahihirapan ako sa pag-isip ng content. But eventually naman, na cope up ko din naman. Nakakapag-isip na naman ako ng madaming contents and ginagawa ko para hindi ko siya makalimutan. Sinusulat ko na sa papel or sa aking planner kasi makakalimutin ako, madali ako makalimut ng mga bagay-bagay. So, ayun. Kaya, nagsusulat ako ng mga contents na ginagawa ko. And second is tamang lighting. Yun yung problema ko kasi minsan umaga lang ako nakakapag-film, paggabi hindi na kasi madilim. And ngayon, gabi na kasi ngayon, kaya yan, kapag-film pa din ako dahil gamit ko yung phone ng kapatid ko as a flashlight. Ayan, so medyo may liwanag tayo ngayon. At yun, isa din pa sa mga struggles ay ang mabagal na wifi, syempre pag nag-upload. Minsan, yung pag-upload ko, it takes more than 4 hours bago ma-upload yung video ko kasi mabagal yung wifi. Ayun. So, wala naman tayo magagawa. Ganun talaga. And next naman na struggle ko is pag hindi ko na ma-manage na maayos yung time ko. Like, hindi ko na isaayos yung schedule ko kaya minsan nagkakandagulo-gulo na yung schedule ko dahil may kailangan akong gawin for my school, may tatapusin akong ganito. Hindi ako nakakapag-film kaya hindi ko din siya naaayos agad. But all in all, sa ilang taon naman na nasanay na naman din ako sa process ng and iniisip ko na lang na gumawa ng magandang treatment para maayos yung flow ko pag nag-schedule ako ng
kung kailan ako mag-film, kailan ako mag-edit, kailan ako mag-post and stuff like that. So, ayun, yun lang naman yung mga naging struggles ko. So, ayun, sa lahat ng gustong mag-start ng YouTube channel nila, go lang, start nilang yan, kaya nyo yan. Sa equipments naman, wala namang problema dyan, basta may cellphone ka at na may camera at pwedeng gamitin pang video, eh, pwede nyo nang gawin yan as your camera na pansamantala and kung flashlight, kung sa lighting naman yung problema nyo, you can use your flashlights and ano. Doon sa ibang mga videos ko, ang gamit ko dyan is yung literal na flashlight na ganun. Yung, basta yung flashlight mismo na ginagamit pang brown out, tapos nilalagay ko lang siya sa gilid ng phone ko para may ilaw ako. Ganun lang ginagamit ko, pwede na yan. And sa lighting, pwede din yung natural light. Pag mga umaga kayo mag-film, pwede yun. And pagkabi naman, pwede kayong mag-flashlight. So, sa editing software naman, you can use Filmora. Sobrang dali niyang gamitin. Perfect siya sa mga beginners. And hindi siya gaanong komplikado. Madali din siya maintindihan. So, pwede niyo yung gamitin. And I know may mga editing software din sa phone. Kung naka-iPhone ka, you can use yung iMovie. At kung hindi naman, ay pwede, kung Android naman, pwede din yung KineMaster. And may Wondershare Filmora din na pang cellphone. So, pwede nyo yung gamitin. You can use it, guys. Sa mga green screen templates naman. Meron naman yan sa YouTube, yung mga subscribe button na nag-click gano'n, mga like, thumbs up button, kami na ganyan. Meron nun sa YouTube. You can search it and pwede nyo naman din siyang gamitin. Just give some credits dun sa mga taong gumawa nun. And for the music, nandiyan naman yung mga no copyright music ng YouTube na pwede nyo din naman gamitin. Isa pa, ititip ko sa inyo is feel free to express yourself whenever you're talking in front of your camera. Huwag kang mahihiya kasi kayo lang naman dalawa ng camera mo yung nag-uusap. And ayun, pag naman nag-vlog ka sa public, pabayaan mo silang tumingin sa'yo, hindi ka naman nila kinala. So yun, kaya nyo yan. Go lang, mag-start kayo ng YouTube channel nyo. And yeah, so ayun na yung YouTube story ko. And sorry guys if this video is more on chika-chika lang. Kasi dapat kasi school vlog talaga siya eh. Kaso walang school ngayon. Kasi wala kaming pasok dahil may bagyo. And keep safe everyone. So ayun. Yan. So yan, dyan na nagtatapos ang video ko. And that ends my video for today. I hope you guys like it. And don't forget to give this video a big thumbs up. And i-click nyo na din yung subscribe button sa baba. At i-click nyo na din yung bell button para ma-notify ka pag mag-upload ako ng mga videos ko. And also, comment down below your video suggestions sa channel ko. At kung ano pang mga videos na pwede kong gawin ngayong vlogmas time. At yun, so follow me on my other social media accounts. I will link my social media accounts in the description box or somewhere here in the screen. And again, this is me, Zairiel. Always remember, be yourself. Bye!